Dito na po sila. Staff ng KMGF. Pag-interview ng dalawang magkapatid, isang asawa. Ayan na po. Nandito tayo sa bahay na dalawang magkapatid, isa lang asawa. Ngayon po sila interviewin ng KMGS. Ito po, kari. Ngayon sila mag-interview sa staff ng KMGS. Dalawang magkakapatid, isa lang asawa, KMGS ngayon. Yan po, nandun po mga staff ni Jessica Suho, KMGS, nandito na. Maliban na lang sa pag-aasawa, lalo pa kung ang kahati mo sa puso ni Mister, sarili mong kapatid. Katulad ng nangyari sa magkapatid na ito mula Tagbina sa Surigao del Sur, na sa ilalim ng iisang bubong, kasamang naninirahan ang iisang lalaki. Pagkabata, sanggang dikit na ang magkapatid na Richella at Lenneth. Tumig sa pa, maligo. Niya na'y makasagol nga bata niya. Kuan si Awayon niya, mulaban ko. Hanggang sa bumuo na sila ng sariling pamilya, hindi pa rin sila mapaghiwalay. Sina Richella at Lenneth kasi, magkasama pa rin sa iisang bahay. Hating kapatid sa mga gawain. Kulikuli na migloto sa akong bangun. Pati na sa iisang lalaki. Sina Richella at Lenneth kasi naghahati sa pagmamahal ni Tonton. Kidyol, pagpulo ka gabi eh. Lunes kang Ginging, hantod sa Merkulis, Aribis, kang Lingit, hantod sa Sabado. Si Tonton kasi hindi lang minahal si Richella. Pati na ang kanyang hipag na si Lenneth. Magkapatid, magkahati, magkaribal. Tingal na magulang kung akin sa daw amahan sa akong buros. Hindi man dyan po magsaba sa iya. Ako mismo ang kuhan. Tungod sa akong kalago, kuha na good kong sundang kay magsantok sa akong nauna ba akong patyo na lang akong isuon. Sa kubong ito sa Tagbina, Surigao del Sur, nakatira sina Richella at Lenneth kasama ang iisa nilang mister na si Tonton at ang 14 na anak ni Tonton sa kanilang dalawa. 8 sa mga ito kay Richella, 6 naman kay Lenneth. Sa laki ng kanilang pamilya, sa tuwing sila'y kakain, 4 kilong bigas ang kailangan nilang isaing. Namang sudan, nukos. Dili, dili ang kasumibili asa isa kapang anang. Dahil hindi kasya sa sahig na nagsisilbi na rin nilang lamesa, ang ilan sa kanilang mga anak sa kwarto na kumakain. Inani among forma mga on, kada adlaw. Sa sahig na rin sila natutulog. Ako diri ko matulog. Akong mangho dira. Si Alberto diri ah. Uban magluyan diri ah. Ning matulog, manghilak ang uban kay wanay katulgan. Di na magkakuan lagi kay ut na kaayo. Sige na bagulbul. Sige na kuan akong banang. Tidang gamay kaayo nga balay. At para naman daw walang magsiselos kung kanino tatabi si Tonton sa pagtulog, meron silang sinusunod na schedule. Schedule, tagtulog kagabi eh. Lunes, kang Ginging, hantod sa Merkulis, Aribis, kang Linit, hantod sa Sabado. Pero bakit humantong sa ganito ang kanilang sitwasyon? Taong 2003, nung nag-cruise ang landas ni na Tonton at Richella sa isang sayawan sa Agusan. Ito na pong sayawan sa amo ah. Nayawan na po mi siya. Kita na ko na siya sa daplin na sa kuan ba sa tindahan. Niya siya ay kuan kaning duha ka uyab patungan siya. Basta ang mga bae nga maduol mong sa kuwa ko. Sila po'y manguyab sa kuwa po. Pero sa mga babae raw na naroon nung gabing yon, nabighani raw talaga si Tonton kay Richella. Iba pa niya, dimpulan. Pag humansa sayawan, nangyab sa sako, ah, wapaday na ko siya gisugot.
Pero misteryoso talaga ang pag-ibig dahil si Richella, hindi man niya ginusto nung una, nahulog din ang loob kay Tonton. Nakaangay ko kay buutan siya. Kuan nindo siya mo istorya ba na makilig ko sa iyang mga kuan istorya. Hanggang naging mabilis daw ang mga pangyayari, sina Tonton at Richella nagtanan. Hindi ko nang idala dito sa mga sandapail. Dito mi sa bukiran jud kay nila. Tungwa mi naglisod pa ato. Malipayon kay min naguban. Hanggang nagkaroon sila ng anak. At para may katuwang sa pag-aalaga sa kanilang sanggol, pinatira ni Richella sa bahay nila ang nakababata niyang kapatid na si Lenneth. Nagbantay ako sa iyong anak o panganak niya. Bilang ate, lagi raw nakabantay si Richella kay Lenneth. Kaya ganun na lang daw ang kanyang pagkadismaya nung nalaman niyang si Lenneth buntis. Tingnan ko nga, kinsa may nakapaburos ni mo. Pagtugan sa ako, tingnan ako magulang nga, kinsa daw amahan sa akong buros. Nga di man yun po magsaba sa iya. Sa kabila nito, ipinagkilit-balikat na lang daw ni Richella kung sino ang ama ng kanyang pamangkin. Pero nung ipinagbuntis na raw ni Richella ang ikatlong anak nila ni Tonton, may napansin na raw siyang kakaiba. Kuan na sila, tago-tago na. Kung naunsa man mo manong magperminti naman mo mag-uban. Ako mismo ang tugan kang gingging. Anak kong ba na nga, kanang bata, amuan ng anak si Linik. Tungod sa akong kalagot, kuha na gud kong sundang kay magsamtok sa akong nauna ba akong patyo na lang akong isuon. Sa puntong yon, nabunyag na sa tuwing umaalis pala noon si Richella para magtinda ng gulay, naging malapit sina Tonton at Lenneth dahil sila ang madalas na naiiwan sa bahay. Butan siya po. Nukuan ang butan niya. Hanggang si Tonton, tuluyan na raw nahulog ang loob sa kanyang hipag. Ana si Lenneth, sige na Ruby. Gusto mo kasi mo ha? Huwag man po mag-gusto at nagkarugay. Nagsige naman noon may kadipuan. Nanto na buhat na ang dilimayo. Pagkaburos na ako, natingal na ako magulang nga kinsa daw amahan sa akong buros. Namungi, talagong. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Ako siyang ingin nga, kabaga ni Mugnawong, huwag na yun kakapangitaglain. Kani, ako apadyong bana. Sabi niya kaso po, ininskuha niya. Laya siya. Ako po siyang yapas dito. Sa ila, sabi mong kasuko ang amahan. Si Tonton, pinilit pa rin paamuhin si Richella. Pauli ko nila kay Wanda Kuno, kaning ang bata. Sige daghila, kang Alberto. Nagsige pangitas ako ah. Love ya po na ako siya. Mag-istoryahan, may nga. Mag-ipon na lang tanin niyo. Ang among mga anak, dagko na niya. Kanang lisod bang po nung magkuan may lagi o nga kuan ka nang hindi na po pwede magkabulag kay Chloe kay mong mga anak kung among biyaan. Pantay-pantay gina sila. Wala lagi palabo na ko sa ila pati ang mga anak. Wala lagi palabi na ko. Mga puro gina ko na sila mga lab. Yung isang concern para sa mga bata ay pwede rin nilang ulitin. Ito yung normal template ng pamilya nila. So they'll grow up as if, you know, it's a normal thing. They might feel some shame about themselves. They have to realize it's not their fault. It's the situation where they were born and they grew up. Ang mga tao sa amu, aperti diyong kuana, ihingalan gana sa amu ah, naaran na yung mga baboy oh. Nakarating sila dito dahil binubuli sila sa lugar nila kung saan sila galing. Kung sila ay nagsasuffer ng any mental or emotional suffering, that is psychological violence under Republic Act 9262. Pero ang voluntarily naman, inaccept nila yung ganitong klaseng sitwasyon, hindi sila pwedeng kasuha for violence against women and children. Kakulangan ng pag-aalam ng mga kababaihan kung ano ang karapatan nila, lalo higit yung mga mahihirap nating kababayan na walang oportunidad na para makapag-aral formal. Akala nila yung lalaki lang ang makapagbigay ng maayos na ano sa kanila. Kawawa ang mga anak nila. Hindi naman niya kayang pustusan lahat yan. Gaya ng inasahan, naging masalimuot ang unang taon ng kanilang pagsasama. Itong hinahinay na kuwanda na ako si Lynette na dawat. Mag-istoryahan mi, okay na mi. Dahil lumalaki na ang kanilang pamilya, sina Tonton, Richella at Lynette, tulong-tulong sa paghahanap buhay.
magkakasama silang nag-harvest ng rubber ang kabuhayan sa parteng ito ng Mindanao. Ang buhaton, kadadlaw, kalundang nigalasay sa hapon. Pero ang kinikita nilang 5,000 pesos kada dalawang linggo, kulang na kulang daw sa kanilang mga pangangailangan. Mahal pa kayong bugas, utangon na mo, tag 3,000. Ligid pa ilo sa mga anak. Paano lagi? Tigo lagi sa kaon. Lang walang sumbra. Para magabayan daw sina Richella, Lenneth at Tonton sa komplikado nilang sitwasyon, bumisita sila sa Municipal Social Welfare and Development sa bayan ng Tagbina. Niingnan na mo, ma'am, nga dili na pwede nga magbiya kami kang Alberto to daga na may mga anak. Kailangan nila ng understanding at saka compassion. Meron silang pinanggagalingan na hindi, baka hindi natin naintindihan. Minsan ikaduha ko nga asawa ni Alberto pero ipantay rami niya duha. Mahal po na ako silang din. Gusto na ako nga malainan si Linit o Balay lahit iya pong anak dito po sa iya ako pong anak dito po sa ako ah. Para makatulong sa kanilang sitwasyon, nangako ang kapitan ng barangay poblasyon na magbibigay ng supplies ang gawa ng kanilang kubo. Nagaanta mo ng tabla para ibongbong. Marami pong salamat sa inyo ha. Bakit ka rin wala may makabot diri. Wagin. Wagin mo kabangi. Mahirap husgahan ang sitwasyon na Tonton, Richella at Lynette dahil sila lang ang nakakaalam at nakakaintindi ng tila sanga-sanga nilang relasyon. Kadtong dili makadawat sa amo ang duha mi kabuk asawa, hinaot nga dili na sila magsigpang hilabot sa amo. Wa minangayog kuan gipakaon sa mga anak sa ila. Bisan pud ing anime, malipayon kay mi nga pamilya. Kailangan natin mulat tayo sa katotohanan na hindi nakadepende ang buhay ng babae sa lalaki. We can always be independent. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa